Noong mga nakarang episode, napag-usapan natin yung mga iba't ibang in-demand na trabaho sa iba't ibang skill level. So, pinag-usapan natin yung mga trabaho sa skill level A o yung mga professional jobs. So, kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin nyo na lang po, ito po yung thumbnails niya. Pinag-usapan na rin natin yung mga technical o yung mga trade jobs na under ng skill level B. So, again po, pag hindi nyo pa napapanood at kung bago kayo dito sa channel namin, panoorin nyo po yan. At last episode lang ay napag-usapan naman natin yung skill level C o yung mga para sa mga high school graduate. Para po hindi na kayo mahirapan, gumawa po ako ng playlist na tinatawag na Work and Jobs in Canada. So nandito po lahat sa playlist na to, yung lahat ng mga trabaho na available dito sa Canada, kung paano kayo mag-a-apply at ano-ano ba yung mga pathways at mga requirements kung gusto nyo mag-apply papunta dito sa Canada. So dahil na-discuss na natin lahat ng skill level o skill level A, skill level B at skill level C, ang natitirang skill level na lang po yung skill level D o yung mga may requirements lang na on-the-job training o tinatawag na unskilled jobs. So yan ang topic natin sa episode na to. Ipapakita ko sa inyo ano-ano ba yung mga in-demand na trabaho dito sa Canada para sa mga unskilled worker, paano ba kayo mag-a-apply at kung saang probinsya ba yan in-demand at magkano ba ang kanilang average sweldo. Kung bago po kayo dito sa aming channel at napadpad lang kayo, ang pinag-uusapan po namin o karaniwang topic namin dito sa channel namin ay about sa mga job opportunities na available dito sa Canada. So nagbibigay po kami ng tips, advice, guides and how-tos about sa pamumuhay namin dito sa Canada at kung paano kayo makakapaghanap ng mga available na trabaho dito sa Canada. Pero babala lang po, hindi po kami recruitment agency at wala rin po kaming kaugnayan sa mga recruitment agency sa Pinas. At wala rin po kaming kaugnayan sa Government of Canada. Kami po ay nagbibigay lang ng tips at advice base sa aming karanasan at experience. So kung gusto nyo pong malaman ang mga available na job opportunities linggo-linggo, may bago po kaming mga video, sana po ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe, i-click nyo po yung bell button at i-click nyo po yung all para kung may mga bago kaming video gaya nito o mga job opportunities ay ma-notify po kayo. At sana rin po ay huwag nyo kalimutang mag-thumbs up. At para naman po doon sa lagi naming taga-subaybay at mga subscribers namin, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong suporta. Siyempre, bago natin simulan ng lahat, so batiin muna natin yung ating mga kabarangay sa iba't ibang panig ng mundo. Punta na tayo sa segment natin na Shoutout Kabarangay! So binabati ko si Rex Villanueva from Saipan, si Mark Sherwin Maestro, Maricris Buban, si Rose Ina Vlog from Hong Kong, si Rosemary Alves, si DRBP TV, si Julius Pascual, si Lala Malela, Jennifer Garcia, si Blue Pink, at si Tasky Sanchez, Eliaina Hernandez, Jonaline Echevarria, Renny Bautista, Diane and Ivan, Dan Roldan, Adrian Cuico, Poloyoy Oy, Angelita Santiago, at syempre may special shoutout tayo ngayon dahil birthday ng aking dalawang pamangkin na si Andrea at Annabel at ang birthday ng aking better half na si Anne. So ayan, nasa likod ko ng camera na iyong magpakita. So happy birthday! Yan. So yan mga kabarangay, yung segment natin na Shoutout Kabarangay! So simulan na po natin at i-discuss na natin kung ano-ano ba yung mga unskilled jobs na available at in demand dito sa Canada. I-discuss ko rin po sa inyo kung magkano ang average salary nila annually para po kung mag-a-apply kayo o mabigyan kayo ng job offer, may idea po kayo kung magkano ang sweldo na inyong dapat natanggapin. At ina-advise ko lang po sa inyo na sana po ay huwag bababa sa average salary yung sweldo na inyong tatanggapin. So simulan na po natin. So ang unang-una po ay ang NOC number na 7611 o tinatawag na Construction Trades, Helpers, and Laborers. Sila po ay may average annual salary na 40,950. Sila po ay in demand sa province ng Saskatchewan, Alberta, at Ontario. So ang pangalawa po ay ang NOC 9611 o yung tinatawag na Laborers in Mineral and Metal Processing. Sila po yung mga nagtatrabaho sa mga glass factory, halimbawa po yan na example, saka yung mga metal factory. Ang average annual salary po nila ay 38,376 Canadian dollars.
Sila po ay in demand sa Saskatchewan, Ontario, and British Columbia. Ang number 3 mga kabarangay o pangatlo dito sa pinakamataas na sweldo ay ang NOC 6552 o tinatawag na Other Customer and Information Services Representatives o kasama dito yung mga nagtatrabaho sa call center o tinatawag na call center agents. Ang average annual salary po nila ay 33,150. Sila po ay in demand sa New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Saskatchewan, Alberta and British Columbia. Ang number 4 po mga kabarangay ay may NOC number na 8616 o yung mga nagtatrabaho sa logging and forestry. So sila rin po yung nagkakat ng puno pero sila din po yung mga nagtatanim ng puno at nag-clear ng mga sanga. Ang average annual salary po nila ay 30,225. Sila po ay in demand sa province ng Ontario and British Columbia. So number 5 na tayo mga kabarangay, ito po ay na-discuss na rin natin nung mga nakaraang vlogs natin o yung may NOC number na 6322 o yung mga cooks. Sila po ay may average annual salary na 31,200. Sila po ay in demand sa Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Saskatchewan, Yukon at Alberta. So number 6 mga kabarangay o yung may NOC 9617 o tinatawag na Laborers in Food, Beverage and Associated Products Processing. Again po, na-discuss na rin po natin ito nung mga nakaraang vlog. Ang average annual salary po nila ay 28,733. Sila po ay in demand sa Saskatchewan and British Columbia. So ito po para dun sa mga nagtatanong sa mga cleaning at saka yung mga housekeeping. So ito yung number 7 mga kabarangay o may NOC number na 6731 o tinatawag nila na light duty cleaners. Sila rin po yung mga housekeeping room attendant o sila yung naglilinis sa ospital, hotel at mga office. Ang average annual salary po nila ay 28,275. Sila po ay in demand sa Northwest Territories, Prince Edward Island, Saskatchewan, Yukon and British Columbia. So ito mga kabarangay, yung number 8, na-discuss na rin natin to nung mga nakaraang vlog, na-discuss na rin natin to dun sa Agri-Food Pilot Program o yung may tinatawag na NOC 8431 o yung mga General Farm Workers. Sila po yung mga nagtatrabaho sa mga farm o kaya naman sa piggery o kaya naman sa mga livestock o kaya naman sa mga taniman ng gulay at prutas. Ang average annual salary po nila ay 27,788. Sila po ay in demand sa New Brunswick, Northwest Territories, Prince Edward Island, Saskatchewan, Yukon, Alberta, Ontario, and British Columbia. Number 9 na tayo mga kabarangay o yung may NOC number na 9618. Sila po yung mga laborers in fish and seafood processing. Sila po yung nagkakat, nagkakan, naglilinis ng maisda sa mga seafood factory. Ang average annual salary po nila ay 26,384. Sila po ay in demand sa province ng New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Ontario and British Columbia. Ang huli mga kabarangay o ang number 10 ay ang NOC 6711 o tinatawag na Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Support Occupations. So sila po yung mga nagtatrabaho sa mga restaurants karaniwan. Ang average annual salary po nila ay 26,366. Sila po ay in demand sa Manitoba, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Prince Edward Island, Saskatchewan, and Yukon. So yan po mga kabarangay yung mga in demand na trabaho para sa mga unskilled worker. So didiscuss po natin kung saan sila in demand para po pag nag-apply kayo is directly na kayo dun sa province na yun mag-apply para po hindi na kayo mahirapan dahil in demand na po siya sa province na yun, mas madali po kayo makapasok sa trabaho na yan. So ano-ano ba yung mga pathways na po pwede ninyong gamitin kung kayo ay mag-apply sa mga unskilled jobs na available dito sa Canada o yung mga in demand na unskilled jobs dito sa Canada? So unang-una po ay ang Rural and Northern Immigration Pilot po pwede nyo pong gamitin na pathway yan. Po pwede rin po kayong gumamit ng Provincial Nominee Program. Po pwede rin po yung Temporary Foreign Worker Program. At para dun po sa mga General Farm Worker, po pwede po kayong mag-apply sa Agri-Food Pilot o gagamitin yung pathway, yung Agri-Food Pilot. So, ini-encourage ko po kayo mga kabarangay dahil lahat po ng pathways na yan ay unti-unti ko pong in-explain sa mga nakaraang vlog natin. So, ini-encourage ko po kayo na panoorin nyo po yung mga nakaraang vlog natin para po mas lalo nyong maintindihan lahat ng mga pathways, ano-ano yung mga requirements at kung paano kayo mag-a-apply. So pumunta lang po kayo sa playlist natin na Work and Jobs in Canada.
Pag napanood nyo po lahat ng video sa playlist namin na yan, sigurado po ako sa inyo na maiintindihan nyo kung paano kayo makakapag-apply, makakarating, at eventually tumira dito sa Canada. So yan po mga kabarangay yung topic natin sa araw na to. Sana po ay kahit papano ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano kayo mag-apply kung kayo ay unskilled worker papunta dito sa Canada. So kung bago naman po kayo dito sa aming channel, sana po ay bago kayo umalis, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-click niyo po yung bell button, tapos i-click niyo po yung all para kung may mga bago kaming video gaya nito ay ma-notify po kayo. Sana rin po ay huwag niyo kalimutang mag-thumbs up para naman po doon sa mga lagi naming taga-subaybay at mga subscribers namin. Maraming salamat po sa inyo. Ako po muli si Boy Canada at see you po on the next episode.